Ilan lamang iyan sa mga tanda ng nalalapit na katapusan ng mundo. At ang mga bagay na ito na nakikita natin sa panahon natin ngayon ay mga tanda ng katapusan o yung tinatawag na birth pains of the end. Ito ang mga senyales na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw, mga araw na sobrang mapanganib. Subalit may mga propesya pa ang Biblia na hindi pa nagaganap at siguradong magkakaroon ng katuparan bago tuluyang gunawin ng Diyos ang mundo. Kaya ating pag-usapan ang mga bagay na nakatakdang mangyari sa mga huling araw. Ito ang... Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ay nagpahayag ng mga mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at mga apostol na ating mababasa sa Biblia. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ang mga bagay ng hinaharap ay ipinahayag ng Diyos hindi upang tayo ay matakot sa mga bagay na darating, kundi upang tayo ay maging handa sa lahat ng oras. Ang tanong, ano-ano ba ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa atin patungkol sa wakas? Ating alamin upang magkaroon tayo ng kaliwanagan at sa halip na matakot tayo ay maging handa sa mga araw na darating. Una, mahalagang pag-usapan muna natin ang kasalukuyang panahon. Ito ang panahon mula nang umakyat si Jesus sa langit hanggang sa kasalukuyan. Ang bahaging ito ang paghihintay ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesus o paghahanda sa kaniyang pagbabalik. Ito ang proseso ng pagpapakabanal ng mga sumasampalataya kay Kristo at pagpapalaganap ng kaniyang ebanghelyo sa buong mundo. Sa panahong ito ng paghahanda sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, mahigit 2,000 taon na ang lumipas. Bilyong tao na din ang namatay, kaya't ilan sa mga naghihintay ay huminto na dahil nainip na sa dating niya. Pero ang sabi ng Panginoon, walang nakakaalam ng kaniyang pagbabalik. Pero si Jesus ay nagsalita ng mga palatandaan upang ating malaman ang nalalapit niyang pagbabalik. Ito ay itinanong mismo ng kanyang mga alagad. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang mga binanggit ni Jesus dito ay talagang nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kaya masasabi natin na nasa mga huling panahon na tayo. Pero hindi pa daw ito ang wakas. Ang mga bagay na ito ay pasimula pa lang ng kahirapan. At sa kasalukuyan ay nararanasan natin ang isa sa nagpapahirap sa buhay ng karamihan ng tao, ang COVID-19, na isa lamang sa madaming sakit na darating sa mundo. Subalit, ang mga pangyayaring ito ay pasimula pa lamang ng mga mas mahihirap na bagay na darating. Katunayan, ayon sa mga propesya ng Biblia, ay wala pa ito kumpara sa mga sakuna, salot, mga sakit at hirap na darating sa hinaharap. Dahil sa panahong iyon ay ipapatikim ng Diyos sa mga tao ang kanyang galit. Pero pwede natin itong maiwasan kung tayo ay makakasama sa susunod na bahagi. Ito ang magandang balita sa mga taong nagtapat sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. At sa mga buhay naman ay nadatnan sila ng Panginoon na nagtatapat sa kanya. Dahil ang bahaging ito ng end time ay pangyayari kung saan ang church o mga tapat na mananampalataya ni Jesus ay irarapture, meaning kukuhanin ng Diyos upang salubungin si Jesus sa alapaap at makakasama siya magpakailanman. Ito ang bahaging hinihintay ng lahat ng mananampalataya. Ito ang ating pag-asa, maging ng lahat ng mga mananampalatayang namatay buhat ng umakyat si Jesus sa langit. Ngunit hindi ko ibig na kayo mga kapatid ay hindi makaalam patungkol sa mga natutulog upang huwag kayong magdalamhati na tulad ng mga iba na walang pag-asa. Ito ay sapagkat kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nagbangong muli, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Ito ay sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay at nananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel
at may trompeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, mga kasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. At ang pangyayaring ito ay mangyayari ng sobrang bilis sa isang kisap mata. Ang lahat ng mga namatay ng una ay muling bubuhayin at magkakaroon ng glorified body o katawang hindi nabubulok. Gayon din ang mga nananatiling buhay ay hindi na makakaranas ng kamatayan at bibigyan din sila ng katawang walang kasiraan. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Ngunit sa bahaging ito ng end time, hindi lahat ay mararapture. Pipiliin lang ng Diyos ang mga karapat-dapat sa pagsalubong sa Kanya. Meaning, meron pong maiiwan. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. So malinaw na sa rapture ay mayroong maiiwan, kaya dapat maging handa upang maging karapat dapat tayo sa pagsalubong sa ating Panginoon at upang makasama natin siya sa kanyang paghahari. At upang hindi natin maranasan ang pinakamatinding kahirapan na mangyayari sa mundo. Kaya kapatid, ito ang bagay na dapat nating pinaghahandaan higit sa lahat dahil nakakatakot na pangyayari kung tayo ay hindi makakasama sa pagsalubong sa Panginoong Hesus dahil mararanasan natin ang susunod na bahagi ng end time. Ang pangyayaring rapture o pagkuha ng Diyos sa mga tapat na mananampalataya ay magaganap, ngunit may iwan ang mga taong hindi naniwala at hindi tumanggap kay Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas at mga believer pero hindi naging seryoso sa kanilang faith. Magkakaroon ng maikling panahon ng paglipat mula sa rapture papunta sa susunod na yugto, ang tinatawag na tribulation o matinding paghihirap. Dahil na pag-usapan nga natin kanina na ang rapture ay magaganap sa isang kisap mata, pero ang pangyayaring ito ay magiiwan ng matinding kaguluhan, pagkagulat at misteryo sa hindi nakakaalam ng rapture. Ang Antichrist ay papasok na sa eksena at magkakaroon ng kasunduan sa lahat ng mga bansa sa loob ng 7 taon. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ang kasunduan ito ang simula ng tribulation period. Sa unang 3 kalahating taon ay lilinlangin niya ang mga tao dahil magmimistulan siyang bayani sa lahat. Gagawa siya ng mga kamanghamanghang bagay. Papag-isahin niya ang mga bansa at i-claim na siya ang Mesiya. At paniniwalaan siya ng karamihan. Ang masaklap pa dito, pati na ang mga Hudyo ay paniniwalaan siya dahil eksakto sa matagal na nilang hinihintay na Mesiyas ang gagawin ng taong ito. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. At pagkatapos ng 3 kalahating taon ay magaganap ang matinding kahirapan na di pa nararanasan ng sangkatauhan sa kamay ng halimaw. Ipararanas ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanyang galit dahil hindi nila siya kinilala bilang kanilang tunay na Diyos at mas pinili ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagpakasama at sinunod ang mga kalayawan ng katawan. Ang matinding galit ng Diyos na ito na magaganap ay mababasa natin sa Apokalipsis. Ito ay patungkol sa 7 seals, 7 trumpets, at 7 bowls na kumakatawan sa mga sobrang paghihirap na mararanasan ng tao sa mundo na hindi pa nararanasan sa mga nakaraang panahon. Ito ang magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng mundo, pagkamatay ng mga hayop sa dagat at sa himpapawid, at pagkamatay ng halos lahat ng tao. Pero ang galit ng Diyos na ito ay hindi mararanasan ng mga taong nagtapat sa Diyos, gaya ng nabanggit natin sa rapture. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin.
kung paanong nakakapasok kami sa inyo at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay at upang hintayin ang kaniyang anak na mula sa langit na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Mga kapatid, huwag tayong matakot at mangamba dahil ililigtas tayo ng Panginoong Jesus bago pa man dumating ang galit ng Diyos kung tayo ay magtatapat sa Kaniya hanggang huli. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Ito ang dahilan, kapatid, kung bakit wala tayong dapat ikatakot sa mga bagay na darating dahil malinaw ang plano ng Diyos sa ating lahat na sumusunod at nagtatapat sa Kanya. At pagkatapos nito ay mangyayari ang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Nakikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Luluha ang mga bansa pati na ang bansang Israel dahil makapatunayan nila na ang totoong Mesiyas na inihintay nila ay ang ipinapako nila sa krus. Mas pinaniwalaan pa nila ang halimaw na luminlang sa mga tao sa panahon ng tribulation. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Darating ang Diyos sa panahong hindi inaasahan ng lahat, pero kung tayo ay nagtatapat sa Panginoon sa lahat ng oras, ay wala tayong dapat ikatakot dahil tapat ang Diyos na tayo ay ililigtas niya. Sa pagdating ng Panginoong Jesus, magaganap ang propesiya ng isang pinakamalaking digmaan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, kasama ang kanilang mga tagasunod. Ito ang hatol ng Diyos kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti, darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam, mapalad ang taong nagbabantay at hindi naguhubad ng kaniyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Ang pangyayaring ito ay pinaghahandaan na ng Diablo at ng lahat ng kaniyang mga kasama na makapangyarihan sa buong mundo, panahon pa lamang na nagaganap ang tribulation. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang maganda dito, mga kapatid, di pa man nagsisimula ang labanan, alam na natin kung sino ang mananalo. Bilang nakakakilala sa kapangyarihan ng ating Diyos, alam natin na walang higit sa Kaniya at sa Kaniyang kapangyarihan. Ang maganda pa rito ay kasama natin siya sa paglaban sa mga kampon ni Satanas. Kasama tayong mga tapat na tagasunod sa Kaniyang tagumpay. Tayong mga kasama sa rapture. Lalabanan nila ang tupa ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na Kaniyang tinawag at pinili. Dahil matatalo si Satanas, ikukulong siya at inihulog sa kailaliman sa loob ng 1,000 taon at makakasama natin si Jesus sa kanyang paghahari sa mundo sa loob ng 1,000 taon. At ito ang ika-anim na mahalagang pangyayari sa end time na isa sa pinakakapanapanabik na pangyayari para sa ating mga tagasunod ni Jesus. Ang pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang manghas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Mga kapatid, ito ang pinaka-nakaka-excite na part ng end time. Dahil nahatulan na ng Diyos ang Diablo, makakasama na natin ang Panginoong Jesus sa kanyang paghahari dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Isipin mo yun, 1,000 years na makakasama mo ang Diyos dito sa mundo na siya ang naghahari. Wala na ang Diablo na nanlilin lang sa atin. Ibig sabihin, mapayapa na at wala nang kasamaan dahil si Jesus na ang namumuno sa buong daigdig. Ipararanas sa atin ng Diyos ang parang langit dito sa lupa. Ang Panginoon ang maghahari sa buong mundo. Siya lamang ang kikilalaning Diyos at wala nang iba. Mangyayari ang pinakaasam ng lahat ng tao na kapayapaan dito sa mundo. Lahat ay pantay-pantay, walang kaguluhan at walang kasamaan.
maging ang mabangis na hayop ay magiging maamo at kasama natin. Ipaparanas ito sa atin ng Diyos dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng pupa. Maihigang magkakasama ang kambing at leopardo. Magsasama ang guya at batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslip. Kita mo yun? Pati yung mga mabangis na hayop ay magiging maamo. At kasama din natin ang mga lingkod ng Diyos na hindi sumamba sa halimaw at hindi tumanggap ng tatak ng halimaw. At mabubuhay tayong mapayapa sa mundo kasama si Jesus na hari ng lahat. Pagkatapos, may nakita akong trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaso may bad news. Dahil pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satan upang dayain muli ang lahat ng tao sa mundo. Sila ang mga tao na nag-survive sa tribulation at sa loob ng 1,000 years ay muling dumami ang lahi ng tao. Muling magbabalak si Satan na labanan ang Diyos at makipagdigma sa mga lingkod ng Diyos. Ang matitipon ni Satan na kampon ay hindi mabilang sa dami. Pero ito ang good news. Dahil hindi pa man nagsisimula ang labanan, ay tatalunin na agad sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. At doon tuluyang mauubos ang lahat ng layo ng tao sa mundo. At ang halimaw, mga bulaang propeta at si Satan ay itatapon sa impyerno o ang ikalawang kamatayan. Ito ay ang walang hanggang kamatayan dahil pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Pagkatapos ng lubos na pagkatalo ni Satan ay magaganap na ang huling paghatol ng Diyos at ang lubusang pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Meaning, dito na tuluyang gugunawin ng Diyos ang mundo. Dito na magaganap ang paghatol ng Diyos sa lahat ng tao. O yung tinatawag na The Great White Throne Judgment of Jesus. At lahat ng matagpuang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay mapupunta sa kaparusahang walang hanggan o ikalawang kamatayan o kaparusahang walang hanggan. Nananaisin nilang mamatay sa hirap pero hindi nila masusumpungan ang kamatayan. Pero wala tayong dapat ikatakot kapatid dahil kasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Kapatid, sobrang nakakatakot kung tayo ay mabibilang sa parurusahan ng Diyos. Kaya habang may pagkakataon tayo, ay magbalik loob na tayo sa ating Diyos at tanggapin natin ang plano niyang kaligtasan para sa atin upang makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. At ito ang pinakahihintay ng bawat nananampalataya at patuloy na sumusunod sa Kanya. Ito ang huling bahagi, ang huli at pinakahihintay nating lahat ay ang bagong langit at lupa kasama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa yugtong ito, mga kapatid, ay wala na tayong hihilingin pa. Napakasarap pong isipin na ikaw, tayo ay kasama ang Diyos sa isang paraiso, sa isang perpektong lugar na inihanda mismo ng Diyos para sa atin. At isa pa, wala na ang diablo na dumadaya at dahilan ng ating mga paghihirap, wala na din ang kasalanan. Ang bagong langit at ang bagong lupa na ito ay iba
sa dating mundo na ating alam. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Makinig kayo, gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Doon ay wala na ang mga paghihirap, wala na ang luha na naranasan natin sa dating mundo. Dahil ito ay papawiin na ng Diyos. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Wala na din ang kadiliman, wala nang gabi roon. Kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Sa yugtong ito ay wala na tayong hihilingin pa, mga kapatid, dahil kasama na natin ang pinakamapangyarihang Diyos na nagbibigay ng buhay. Mapalad ka, kapatid, mapalad tayo dahil ang mga pangyayaring ito na inihanda ng Diyos ay hindi inilihim sa atin kundi ibinigay niya sa atin upang tayo ay huwag matakot sa mga araw na darating kundi mag-aliwan sa pamamagitan ng mga ito at maging handa sa kaniyang pagbabalik. Marahil ngayon ay dumaranas tayo ng kahirapan, sobrang kalungkutan, kasawian at iba't ibang mga problema na akala natin ay wala ng katapusan. Maging matatag lang po tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos dahil tapat ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan at walang pagsubok na darating na hindi natin kakayanin kasama siya. At isa pa, kapatid, yung hirap na nararanasan natin ngayon ay walang wala kumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin kung tayo ay magtitiis hanggang huli. God bless po sa ating lahat at naway magkita-kita tayo sa langit kasama ang ating Diyos na makapangyarihan. Sumakanya nawa ang kapurihan magpakailanman. Siya nawa.